sila sa mismong group ng Ergan, mga pare ko. Dito matama yung bakal. Kaya po masasabi kong Ergan friendly. Maliit po yung bakal, hindi gumagasgas sa group ng ano, ng barrel. Bilis mga pare ko. Agos eh. Yun o. Mga pare. Ito po yung bala. Ang bilis po lumabas mga pare ko. Talagang accurate siya. Masa ano eh. Sa batok eh. Ay. Hello po sa inyo mga pare ko. Ito po yung gagawin ko. Gagawa ako ng bala ng tiksay na masasabi kong airgun friendly. Papakita ko po sa inyo kung paano po yung style niya. Meron na po akong nagawang nauna mga pare ko eh. Ito po siya. Mas maliit po yung bakal, hindi gumagasgas sa group ng ano, ng barrel. Ayan. Yung plastic lang po yung gumagasgas sa mismong group ng airgun mga pare ko eh. Hindi tumatama yung bakal. Kaya po masasabi kong airgun friendly. Yung gagawin ko pong bala mga pare ko eh, mula sa mga ballpen, yung talagang ginagawang bala ng tiksay. Ito po sila. Bumili na po ako ng dalawang kahon mga pare ko. Ayan. Marami-rami na rin balang gagawin ko dito. Yung isang piraso po mga pare ko, ginagawa ko pong tatlong bala. Ayan siya. Ah. Ito po talaga yung ballpen na ginagawa sa bala ng tiksay mga pare. Yung pong ibang content ko, may ginawa po akong bala galing sa toothbrush. Alternatibo po yun mga pare ko kung wala talagang ballpen na ganito. So, mag-umpisa na po ako mga pare. Ito nga po pala yung mga airgun ko mga pare ko. Ito. Rogan hammer type po mga pare. Ito po yung ginagamit kong pamaril ng ibon. Tapos ito naman po yung isa arm score. Ito po yung pinagtitiksay ko mga pare. Ito po kung pwede eh, ayaw kong pinagtitiksay ito kasi baka inaalala ko po baka masira yung accuracy niya. Kaya separado po yung pantiksay ko mga pare. Po silencer niya mga pare. Ito improvise lang ito. Kami lang pong gumawa. Mahilig po kami sa mga improvise mga pare. So ito na po mga par, kumuha po ako ng isang piraso. Tinanggal ko na rin po yung tinta para di masyadong marumi sa kamay. Gagawin ko pong tatlong piraso muna mga pare ko. Yung iba ginagawa po to dalawang piraso, isang ballpen mga pare ko. Pero ako, tatlong piraso. So ito na po mga par, nagawa ko na po sa tatlo. Lalagyan ko muna ng bakal. Mas maganda po mga pare, lalagyan ng glue itong mismong bakal. O kaya initin, tapos ipas mo dito sa plastic. Rayos po ng bisikleta to. Hindi po rayos ng motor. Bagay po, kahit dinalagyan ng glue ito eh, masikip, masikip naman yung butas niya. Saka medyo mataba to, kaya mahigpit yung pagkakakapit eh. Di basta-basta matatanggal. Makukunat po talaga kasi yung plastic ng mga ballpen na yun eh. Talagang yun yung ginagawang bahala ng tiksay. Pinasok ko po ng ano, 1 inch. So ito na siya mga pare. Ang gagawin ko, kakayasan ko to mga pare ko eh. Papakita ko sa inyo. Kakayasin na po natin gamit ito. Ayan. Pangkayas mga pare ko. Kung meron kayong barena, bumutas kayo ng ganyan. Yan yung gamitin natin pangkayas. Papakita ko po sa inyo. Ito po yung talagang final niyang lagi. Ito, sakto-sakto po sa butas ng baril to mga pare ko. Dapat meron kayong barena. Yan mga par. Kita nyo po, tuwid na tuwid. Tama po tuwid na ganyan. Pisa na. Dito po muna sa ano, sa malaki bago yung pinakamaliit. Nasa inyo po mga pare ko, kung saan kayo hiyang, kung downward o upward. Ako po mas gusto ko pataas eh.
Yun. Pare, unang kayas. Ito po yung pinagkayasan, no. Tuwid po, pantay na pantay. Maganda po kung meron kayong press drill, mga pare ko. Pero kung wala talaga, pwede na po yung barena. Ito po yung pinagkayasan, no. Ang ganda po. O, ano? Ito po yung mga kayas ko, dalawa. Ayan. Ito po yung isa. So, ipapinalize na po natin. Yung pinakamaliit na butas, yun na yung pagkakayas natin para sakto na sa bunganga ng baril. O siya, mga pare. Ito na po, mga par, saktong-sakto na po to sa mismong barrel ng airgun natin. Wala na po pino-pino, mga pare ko, mapino na po agad yan. Ayan, pangatin mo natin. Ayan o, sakto-sakto na po. Ayan o. O. Tapos po, lagyan muna natin ng tulis. Lagyan na po natin ng tulis, mga pare ko. Kung may grinder po kayo, grinder po. Ako, dahil gusto ko pong mas mabilis, ito na lang cut-off ko yung gagamitin ko pang tulis. Pwede naman po, mga pare ko. Lagyan po natin ng tulis. Mas mabilis ko kasi rito eh, high speed to eh. Ayan. Ayan na siya, mga par. Pagkatapos po natin malagyan ng tulis, dahil po pag nilagyan ng tamsito medyo masikip, nilalagyan ko po ng ano rito, gatla. Ayan. Sa pamamagitan po ng lagarin bakal, mga pare ko eh. Tapos bubutas ako ng lalagyan ng tanse. Kung nilalagay po itong tanse o yung iba gumagamit ng braided, makikita nyo po, ayan, medyo masikip siya, mga pare. Ayaw po pumasok, oh. Ayan, oh. Ayan. Higpit, oh, pag nilagyan ng tanse. Pero kung tatanggalin ko po yung tanse, ayan, sakto-sakto lang, glalaro lang siya, mga pare ko. Oh. Pero kung may tamsi po, ayan, tapos papasok yung bala, ayan, oh, masikip po. Oh. Kagandahan po nung naisip po na to, mga pare ko. Ayan po siya, sentrong-sentro sa butas. Oh, di po siya nakatalilis, oh. Oh. Di po nakatalilis, talaga nasa sentro po. Kaya sure ko pong ano to, accurate to. Pagtapos nito, mga pare ko, i-testingin po natin sa mismong pamarilan. Papakita ko po sa inyo kung tatama o hindi itong ginawa ko na bala. So lalagyan ko muna ng gatla tapos lalagyan ng butas. So ito po, mga par, lalagyan na po natin ng gatla. Dito po dadaan yung tamsi eh. Lagyan po natin ang gatla dito sa pamamagitan ng lagarin bakal. So pagkatapos po malagyan ng gatla dito, mga par, lalagyan po natin ng butas. Ito na po, mga par, may butas na po. Kung nahanilag nyo po, sisya na po sa camera. Ayan, may gatla na rin po at butas. Ito nga po pala yung nagawa ko na dating traditional na bala, mga pare ko. Pakong ditres to, mas malaki yung ano niya, yung talim niya. Pero pag wala po talagang bala, gagamitin ko to. Kasi tumatama rin po to. Ito naman yung ano, yung gawa sa toothbrush.
Legend na po itong bala ko na to, mga pare. Naka 5 na pong content sa akin to. Di pa nawawala. Di po nababasag. Matibay po yung pagkagawa niya. Di ko na pong makalimutan. Kailangan pala lakihan natin yung butas niya dito sa bandang dulo. Dito sa puwitan niya, mga pare ko. Kasi ito po yung tinutulak nung hangin eh. Para maging mas mabilis yung takbo ng bala natin. Ito yung butas na to. Lakihan po natin, mga pare ko. Parang yung ano, yung puwitan ng mga pellets, yung mga bala ng airgun. Ganun din po. So lakihan po natin. So mga pare ko, laki na oh. Ito po kasi yung tinutulak ng hangin eh, para maging mas mabilis yung bala natin. So talian na po natin, mga pare. So ito po yung mabilis ang pantali, mga pare. Papasok ko lang po sa ginawa na natin butas. Ayan. Ayan, mga pare. Tapos buhulin na lang natin dito. Apat na buhol. 1, 2, 3, 4. Tapos ipapasok yung dulo, mga pare. Ayan. Papasok nyo dito. Ayan. Tapos hilahin, o. Ayan. Ayan siya. Tapos isa pa. Ayan. Ayan, mga pare ko. Ayan na yung buhol niya. Ayan. Ayan. Ibas ko na. Ibas na basta matatanggal to, mga pare ko. Tapos putulin lang dito. Ayan. Magtira po kayo ng kaunti, mga pare. Kasi ito yung hinihila natin pag nagpapalit tayo ng buhol. Kasi nagagasgas po ito kung tansi yung gamit nyo. Ayan. Ihilahin nyo lang po rito tapos bubuhol na naman kayo. Ito po yung mabilisan, mga pare. Try na po natin sa airgun, mga pare. Una, lagay natin itong ano, holder. Ito po yung holder niya. Ginawa ako. Ayan siya. Tapos lagay na natin yung bala. Yun. Yan, dito para na, mga pare ko. Testingin natin ngayon, mga pare ko. Para na. A few moments later. Bilis, mga pare ko. Mabit pa, mga pre. Tingin ko muna, ano? Bulig na maliit. Pinagod pa ako, mga pre. Siya, mga pare ko. Bulig. Uy, galing. Pwede nang tumula, mga pare. Mabilis pong lumabas ng bala. Accurate pa. Tagos eh. Yun o, mga pare. Ito po yung bala.
gusto pong bumalik eh. Walang kawala. Yun, first piece mga pare ko eh. Tingnan nyo po mga pare ko, oh. Talagang sentro-sentro sa butas ng ano, barrel. Kaya po ano, accurate po siya. Hindi siya nakatalilis. Yan oh, sentro-sentro po oh. Yung iba pong bala ng tiksay, pag pinasok mo rito medyo nakatalilis ng ganyan. Pero ito pong ginawa kong bagong design. Ayan, sentro-sentro po siya mga pare ko eh. Kaya ganito pong design yung ginawa ko, yung hindi tumatama yung bakal sa mismong groove. Kasi base po sa na-experience namin, dahil matagal na rin po kaming nag-airgun, sa katagalan po ng paggamit ng bala ng tiksay, nagagasgas po yung groove mga pare ko. Sa maniwala po ko, sa hindi. Lalo po yung bakal, pag gumagasgas po sa mismong groove, talagang nasisira po yung groove ng mga baril natin. Kaya po naisipan kong gawin ito. Mas mapayat po yung bakal niya kesa sa traditional na ginagawa. Bali po ito, ito lang talagang plastic yung tumatama dito sa bakal. Kaya di po magagasgas yung groove natin. Kasi po, pag nagasgas po yung groove, tapos gagamit kayo ng pellets, nagwa-wild po yung bala. Yun po yung dahilan. Di na accurate yung tama sa pellets. Balang araw, mapuprubaw nyo po yung sinasabi ko mga pare ko. Uli na naman mga pare ko. So sumabit po mga pare ko. Suwi ko, sayang naman yung isda. Medyo malaki naman po mga pare. Ayan o. Magaling ka eh. Nakadalawang piraso na ako mga pare ko. Okay po yung nagawang bala natin. Ayan o. Effective mga pare ko. Ulit yung pagod. Kung saan ko po sinipat, doon tumatama mga pare. Mulapot ah. Putulin ko na. Ngayon. Dalawang piraso mga pa. Gagis tayo ng dahon ng kangkong mga pare ko eh. Kasi kinakain ng mga sida. Hinihila-hila nila yung mga kangkong eh. Try po muna natin magbanda dun oh. Kasi may parang may lumulutang banda. Dito sa harap natin walang gaano eh. Ayan nga po pala yung nalinis namin nung isang araw. Nung kasama ko yung buong team mga pare ko. Yung nilinis nila pare Reggie tsaka si pare Pailong. Kaso malakas po yung nagdaan ulan kaya inanod lahat ng water lily ngayon. Yan, litaw na litaw yung katubigan.
Medyo malabo po kaya walang ganun pong nagpapalutang eh. Mga nagdaraan lang po yung mga nabarl kong dalawa eh. Pero subukan po natin banda doon. A few inches later. Uli mga pre. Sinasaludo ang kita. Hey! Tatlong piraso na tayo. Sobrang init dito mga par. Di tayo tatagal. Balik na lang tayo dun. Mga pre. Kala ko hindi matamaan eh. Kaya nila yung nabis kong dahon ng kangkong. Mga pre. Galing niya. Apat na piraso na ako mga pare ko eh. Madalang lang yung lumulutan. Malabo pa kasi yung tubig eh. Makatama na naman pre. Kaso di ko na-video kasi bandang dun eh. Ito pa lang yung camera natin. Limang piraso na ako mga pare ko. Shoutout nga pala sa mga sumusunod. Shoutout kay Kaubod Channel ng Kuwait. Shoutout din kay Princess Ceci at sa mister niyang si Joshua Cordoba ng Hermosa Bataan. Shoutout kay Crispin Salalila. Shoutout din kay Paul Biernes. Shoutout kay Alden Esteban. At syempre, shoutout kay The Peace Bully. So yun po mga pare. Dahil po mahangin na rin at saka nangungulimlim na yung kalangitan, uuwi na po ako mga pare ko eh. Ito lang po yung nahuli ko ngayon. 5 piraso po mga pare. Kung ako lang pong mag-isa, pwede ko na pong ulamin to. Ayan. Yung bulig. Tsaka mga 4 na pirasong tilapia mga pare. Ang goal ko po dito mga pare ko, makikipagkita ko sa inyo yung kung ano yung performance ng nagawa ko na bala mga pare. Ayan po siya. Ayan. Mas maliit po yung bakal niya. So okay naman po mga pare ko. Mabilis po siyang lumabas sa barrel. Bagkus po, medyo mahina na po yung CO2 ko, yung tanki ko. Kailangan ng kargahin. Pero ganun pa rin po yung performance niya mga pare ko. Mabilis po siya. Gusto ko pa sanang mamaril eh. Nabitin ako mga pare eh. Kaso, ano na eh. Tanghali na mga pare. Tsaka walang ganong lumulutang. Kung marami lang sana lumulutang, sulit yung araw natin ngayon. So mga pare ko, huwag nyo po sanang kakalimutang i-like yung video para po marank sa ibang mga viewers. Kung pwede, pakishare nyo na rin po mga pare ko eh. Pauwi na po ako mga pare. Marami po salamat sa inyo. Naway pagpalain tayo ng may kapal mga pare ko eh. God bless po.